Ayan, hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ayan, alam ko marami may insomnia, ayan, sa inyo yung mga hirap makatulog. So for today's video, share natin kung paano nga ba natin may improve yung sleeping patterns natin or yung pagtulog nga po natin. So ni-research ko yan, pero bago ang lahat, bago natin i-share lahat-lahat, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po para hit mo na po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos katulad ito. Ayan, sabay-sabay po tayo matuto sa mga bagay-bagay. So ayan na nga, sabi nga dito, if you're looking for foods that may help promote better sleep and fight insomnia, here are some options. So some options, so hindi pa ito lahat, pero marami kayong matututunan dito. So stay tuned. So una, ayan, medyo mahal to pero nakakatulong siya sa pag-ayos ng insomnia natin. Yung cherries po, sabi nga dito, cherries are natural source of melatonin. Yung melatonin, yung meron din mga gamot na melatonin yung iniinom natin. Ayan, nabibili din siya sa drugstore, pero yun na nga, yun. So yun yung melatonin na pampatulog. Mga ganun. A hormone that regulates sleep-wake cycles, consuming tart cherry juice, yung juice ha, or fresh cherries may help improve sleep quality. So alam niyo na, cherries yung unang-una nating pwedeng i-consume para naman gumanda yung tulog natin or maiayos natin yung tulog natin. Number 2, yung almonds. Ito, paborito ko talaga tong almonds. Pero sabi nga dito, almonds are a good source of magnesium, which can help relax muscles and promote better sleep nga daw po. Ayun, they also contain tryptophan ayan, an amino acid that can aid in a production of melatonin and serotonin. Ayan. Again, number 3, ayan, yung kiwi naman, ayan. Again, unahin ko muna ulit ha. Cherries, almonds, and number 3, yung kiwi. Ayan, sabi nga dito, kiwi is rich in antioxidants, vitamins, and minerals. So, napaka ang ganda din ng benepisyo niya. Including serotonin. Ayan, serotonin. Serotonin, ayan, which can help regulate sleep patterns. Eating kiwi before bedtime may help improve sleep quality and duration. Pati yung paghaba ng tulog natin ang nakakayang solusyonan ng kiwi. So, guys, alam ko hindi usual na kinakain nating mga Filipino to, pero yun na nga, dapat din pala kumakain tayo ng kiwi pag medyo hirap tayo matulog. Ayan. So, number 4 is yung herbal tea. Sabi nga dito, certain herbal teas. So, may certain lang. Ayan, hindi lahat. Ayan, sabi dito, such as chamomile, lavender, valerian root, and passion flower have calming properties that can help promote relaxation and better sleep nga daw po. Avoid caffeinated teas before bedtime. Yung mga may caffeine, alam nyo naman, parang ano lang din niya, parang mga coffee. Ayan, so pag may mga caffeine, alam nyo na, lagi tayo nakadilat masyado. So, I mean, hindi makatulog. Ayan. Number 5. Ayan, is yung warm milk. Ayan. Hindi lang milk. Warm milk pala kailangan, ano? Sabi nga dito, warm milk has long been associated with promoting sleep. It contains tryptophan, again, which can aid in production of serotonin and melatonin. Adding a pinch of cinnamon or nutmeg can enhance the flavor. So, medyo may enhance yung flavor ng inyong mga milk. Kung hindi kayo masyadong fan ng milk, try nyong lagyan ng cinnamon. So, ma-improve nga doon yung lasa. Ako, mayroon ako cinnamon dito, pero ginagamit ko siya for my coffee. Pero pwede din pala siya sa ating mga warm milk. Ayun. So, number 6. Ayan. Buti ko na i-ganun yung kamay ko. Number 6, ayan. Bananas. So, ang ganda pala, no? Pwede rin pala bananas. Alam, marami dito sa Pilipinas yan. Sabi nga dito, bananas are a good source of magnesium. Magnesium, potassium, and tryptophan ulit. Tryptophan. Pala, tama na sinabi ko, di ba? Ayan. And sabi nga dito, ayan, which can help relax muscles and promote better sleep nga daw. Mas malalim na tulog, mga ganun-ganun tipo. And they also contain carbohydrates that can aid in the production of serotonin. Ayun. So, maganda rin daw yung bananas. So, napakamura na solusyon.
Number 7, ayan, medyo nahihirapan tayo sa mga numbering. Ayan, whole grains nga daw. Whole grains such as oats and quinoa, ayan, have a low glycemic index and can help stabilize blood sugar levels. Ayan, consuming whole grains early in the day may help regulate sleep patterns nga daw po. So, nakaka-regulate siya ng sleep patterns yung ating mga whole grains. Ayun. And last but not least, ayan, herbal supplements. Pwede din kayo gumamit ng mga herbal supplements. Sabi dito, certain herbal supplements such as valerian root, melatonin, and lavender oil may help promote relaxation and better sleep. It's important to consult with a healthcare professional before taking any supplements. Of course, diba? Malay nyo, ano, mayroon pala kayong allergic pala kayo doon or baka kakontra ng mga iniinom nyong gamot. So, syempre, kailangan pa rin natin kumonsulta sa mga espesyalista. And sabi nga dito, remember, while these foods may have sleep promoting properties, it's also important to maintain a consistent health routine. Sleep routine, create a comfortable sleep environment and practice good sleep hygiene habits for optimal sleep quality. Ayan, if you're experiencing persistent insomnia, it's advisable to consult with a healthcare professional for further evaluation and guidance. So, hanggang doon lang guys. Yung ating, ano ba tawag dito? Diniscuss, natutunan niyo yung araw na to kung paano gamutin ang ating insomnia. Pero yun na nga, katulad na sinabi nga po natin kanina, ay kumonsulta pa rin tayo sa doktor kung medyo alam niyo na, kailangan na talaga. Yun, so if gusto niyo po yung mga gantong video, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na po kayo. Pakishare na rin yung video para mas kumalat yung kabululan natin, yung video na to. Pero yun na nga, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. See you again sa another vlog po natin. Thank you.